Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo. Sunday True Stories. Naliligo sa sapa. Hello po Sir Jupiter at sa buong Takip Silim team. Ako po si Mike Kachua from Sampaloc. Gusto ko po magbigay ng pasasalamat sa inyong channel na Kwentong Takip Silim dahil naging parte po kayo ng aking pampatulog sa gabi. Ang aking kwento ay personal ko pong karanasan kasama ang aking kaibigan na si Nelia. Noong bakasyon ng 2015 ay sumama ako sa outing ng pamilya ni Nelia sa kanilang probinsya. Bago kami makarating sa bahay ng lola nila ay nahinto kaming sandali dahil nahihilo daw po ang papa ni Nelia sa pagmamaneho at gusto munang ipikit ang mata ng sandali. Pumarada ang sasakyan sa gilid ng lokal na daan malapit sa sapa. May pagkamakitid ang daan na iyon at hindi sementado dahil wala na gaanong dumadaang sasakyan at karaniwan pa rin po sa probinsya nila ang maglakad, bisikleta at paminsan-minsan naman ay mga kalabaw na may mga hilang kariton. Lumabas po kami ni Nelia sa sasakyan at nag-stretching ng katawan dahil nangawit kami sa matagal na pagkakaupo. Tanaw po ang sapa kung saan kami at nakita namin na mayroong ilang mga taong naliligo sa malinis na sapa. Naisipan naming dalawa na magtingin-tingin kung ano ang meron sa sapa. Nagpaalam kami na maglalakad-lakad lang at pumayag naman ang mama ng kaibigan ko, basta daw ay huwag kami lalayo gaano. Ang ganda po ng view sa sapa kung nasaan kami nakatayo dahil naaaninag sa araw ang malinis na tubig. Maayos at inalagaan ang mga halaman. Inviting talaga tingnan, lalo na presko ang hangin sa probinsya. Habang naglalakad kami papunta sa sapa ay may pagkamasukal pala ang kailangang daanan. Naririnig ko po yung tubig pero ilang minuto na ay hindi pa rin namin nararating yung sapa. Naririnig ko yung mga boses ng mga naliligo kaya pinagpatuloy lang namin yung paglalakad. Naging mabato na ang daan at may pagkamaputik at nang marating namin yung lugar ay wala namang naliligo at isa pa ay tuyo yung sapa. May mga kaunting basura na parang matagal nang hindi pinuntahan ng tao. Ibang-iba sa nakita namin kanina sa daan. Nakapagtataka talaga kaya unang pumasok sa isip ko ay baka mali ang dinaanan namin. Pero imposible dahil natanaw ko sa malayo yung sasakyang nakapark. Hindi naman po kami natakot ni Nelia at nagtawanan pa kami noon dahil isip na lang namin na naligaw kami. Naisipan po naming bumalik na lang pero bago kami bumalik ay umihi kaming dalawa. Sabay po kaming umihi dahil wala namang katao-tao at masukal sa lugar. Pagsulyap ko kay Delia ay pansin kong natatakot ang mukha niya at bigla na lang po niyang sinabi, "Dalian mo!" Kahit hindi pa po ako tapos umihi ay napatayo rin ako agad sa takot. Habang tumatakbo kami ay narinig ko ulit yung mga boses ng naliligo at tunog ng tubig sa sapa. Doon ko po na-realize na iba na to, baka multo, engkanto o anong maligno ang napuntahan namin. Nang makarating kami sa daan ay lumingon ako sa akala kong magandang sapa pero tambak lang siya ng lupa at puro higanteng halaman. Nagtinginan po kami ng kaibigan ko. Takang-taka po kami ni Nelia at pinagalitan pa kaming dalawa dahil bakit daw kami nagpunta sa malayo dahil akala ng mama niya ay sa malapit na tindahan lang kami pupunta. Nang makasakay kami sa sasakyan ay pinagtatawanan lang kami ng ate ng kaibigan ko dahil baka daw nahihilo rin daw kami sa gutom. Nakakahiya nga po dahil takot na takot kami pero parang wala lang sa pamilya ni Nelia yung sinabi namin. Pero baka nga dahil pagod na sa biyahe kaya hindi na lang kami inintindi.
Pero kinilabutan ako nang sabihin sa akin ni Nelia ang nakita niya. Ang sabi sa akin ay may nakita raw siyang babaeng naka-uniforming pang-eskwela. Basa ang buhok at nakalubog ang paa sa lupa sa tabi ng puno. Pagdating namin sa bahay ng lola ni Nelia ay iyon pa rin ang usapan naming magkaibigan, yung tungkol sa sapa. Hanggang sa matapos ang hapunan ay sumabat po yung tita niya na doon din nakatira. Tinanong kung anong sapa yung pinag-uusapan namin. Kumunot ang mukha ng tita ng kaibigan ko nang malaman niya kung anong sapa iyon at sinabihan kami na dapat hindi na kami nagpunta doon dahil ilang beses na raw pong tinapunan ng patay ang tambak ng lupa na iyon. Nanindig ang balahibo ko nung kinuwento niya na noong kabataan niya at may tubig pa sa sapa ay mga bangkay ng estudyante ang itinago doon. Natuklasan lang ng isang residente ang mga bangkay ng mga estudyante na magkakaibang araw daw pinatay. Ang nakakalungkot at ang nakakabagabag ay hindi nahuli kung sino ang gumawa ng krimen. Nang gabing yun, nahirapan po ako matulog dahil sa isip ko ay sariwa pa yung mga boses na naririnig ko na akala kong mga naliligo. Kinabukasan ay nilagnat ako ng mataas, kaya buong araw ako halos natutulog. Napanaginipan ko po yung isang babaeng naka-uniforme ng puting blusa at asul na palda. Nakikita ko ang sarili ko sa panaginip na nakahiga ako at yung babaeng naka-uniforme na hanggang liig ang buhok na tuwid ay nakatayo sa dulo ng kama sa paanan ko. Nakatingin lang sa akin. Nagising po ako noon, ramdam ko ang mainit kong hininga dahil sa lagnat. Pagdilat ko po ay may kadiliman ng kaunti. At nakita ko yung dulo ng kama ay may babae, basa yung buhok na amoy lumot. Naninag ko din ang kanyang balat na parang sobrang kulubot. Pinipisil yung hintuturo ko sa paa. Ramdam ko yung pagpisil at alam kong hindi na yun panaginip. Ilang segundo ko lang nakita at nawala rin kaagad. Doon ko lang naramdaman ang buong pangingilabot ng katawan para pong tinusok ng malalamig na karayom ang katawan ko sa sobrang tindig ng mga balahibo ko sa takot. Hindi pa ako nakatayo agad na parang babagsak ang puso ko sa kaba. Paglabas ko po ng kwarto ay hinanap ko si Nelia at nalaman ko na lang sa mama niya na nilalagnat din daw po siya. Sinabi ko kay Nelia ang nangyari at sinabi ni Nelia sa family niya, nahihiya nga po ako nung dahil ayokong maging abala. Nagtawag po ang tita niya ng magbibindisyon sa akin. Nang gabing iyon ay pinadasalan kami. Ang sabi po sa amin ng matanda, baka sinundan daw kami kung sino man ang nagparamdam doon sa tuyong sapa na hindi makatawid at hindi matahimik. Nawala rin ang lagnat namin kinabukasan. Sa tuwing maaalala ko ang nangyari sa amin at ang napanaginipan ko, ay napapaisip ako na baka may gustong sabihin ang babaeng sumunod sa amin. Sana ay may pa'y makatulong sa kanya at makamit ang hustisya na matagal na niyang hinahanap. At ngayon naman mga kaibigan, oras na para sa ating shoutout portion. Shoutout going out to Aubrey Delgado. Hello po sa inyo. Thank you sa palagiang pagsuporta sa kwentong Takip Silim. Kay ako si Bleeder. Maraming salamat pala kay ako si Bleeder sa pag-share ng mga videos ng Takip Silim sa Facebook. Maraming salamat. Shoutout to Pusa ni Tikya. Also, shout out to Charwin Alferez, a.k.a. Delonix Rehia 15. To Ivy Bautista na papuntang Damam, Saudi Arabia. Ingat po kayo, Ma'am Ivy. Shout out to Miss Cafe Latte. To Jose Bandalan, Cyber John Velez, Leno at Musika. To Daisy Augusto. To Mark Loreto de Ocampo.
Miss Triz to Jonathan Valencia. Shout out daw sa mga katrabaho niya sa Uprise Lumber. Hello po sa inyo. And shout out to Carmelita Mabanag, Rodel Manatad, and also to Marikit Mayumi, Grim Joe Obligado, Vanna Tonhok, Harvey Balikao. Pa-shout out daw kay Kit Balikao. Hello po sa inyo. Shout out also to Joanne Sierra, also to Linz Salcedo, Think About It Twice. Shout out to Jordan Gabiazo, Janice Lema, WH13. Shout out to Twinkle Ramos of Hong Kong, Oren Ishii, to Magikerong Salamangkero from Taguig. Shout out to Marie Chris Hernandez, Marcel Olivera, na gusto magpa-shout out sa kapatid niya na si J.R. Ferrolino from Lucena City. Kay Baby Lablab. Shout out to Enzo Contilio and to Beat Quebec, na gusto mag-shout out sa kanyang Ate Jessa, Ate Ethel, Buddy Mags, Buddy Doors, kay Buddy Mihai, Buddy B-Boy at Kuya Abby. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagtangkilik at pag-subscribe sa Kwentong Takip Silim Channels. Sa ngalan po ng bumubuo ng Kwentong Takip Silim, kaila Ma'am Chris at kay Sir Chris, ako po ang inyong lingkod, si Jupiter Torres. Maraming pong salamat. Hanggang sa susunod.